Yo, what's up mga kaibigan? Halina na tayo magkwentuhan. Austin Reaves, tumataas ng minuto. At Kuzma, gumaganda na ang performance. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So, isa sa mga surprising players ngayon sa NBA ay si Austin Reaves. Nung kinuha nga siya ng Lakers, madami sa kanya ang hindi nakakakilala. Napanood ko na siya noon sa kolehiyo, ngunit hindi mo naman aasahan na siya yung tipo ng player na talagang tututukan mo dahil posibleng magbago ng franchise mo. Noong nakuha nga siya ng Lakers, inisip ko at malamang inisip din ng madami na pangumpleto lang ito dahil loaded na nga ang guards ng Lakers. May Rondo, Avery Bradley, Westbrook, THT, Kendrick Nunn, Malik Monk, Wayne Ellington at Kent Bazemore. Bago nga magsimula ang season, tiyak nga na kahit sinong tanungin mo kung sino ba sa mga guard na ito ang ilalagay mo sa first 5, malamang nga ay walang pipili kay Austin Reaves. Ngunit sino ba ang mag-aakala na ang sinasabi ng madami na pangumpleto lang ay ngayon ay may average ng 19.8 minutes per game sa NBA? Mas mataas pa nga yan kay Avery Bradley at Rajon Rondo. At higit sa lahat, hindi niya nga sinasayang ang pagkakataon na ito. Dahil talagang gumagawa siya ng positive impact sa team, sa buong koponan ng Lakers ay siya ang may pinakamataas na plus minus sa season na ito. Ibig sabihin ay palagi nilang na-outscore ang kalaban tuwing nasa loob siya ng court. Kaya naman tiyak na lalong ninipis sa buhok ni Coach Frank Vogel kapag bumalik na si Kendrick Nunn, Wayne Ellington, THT at Trevor Ariza. Dahil kinakailangan niya nga pumili ng isa o dalawang player na ibabangko. Kahapon nga laban sa Cavs ay wala pa si Kendrick Nunn, Talen Horton-Tucker at Wayne Ellington. Pero nakita na natin na hindi nabigyan ng kahit isang minuto si Rondo at 5 minutes lang kay Malik Monk. Deserve ba mga kaibigan ni Austin Reaves na manatili ang kanyang mga minuto kahit na bumalik na ang mga injured na players? Dapat na ba siyang ipasok sa starting lineup o kaya naman sino ba sa mga guards ng Lakers ang dapat na bigyan ng pinakakonting minuto? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Kyle Kuzma. Sa kanyang mga naunang season sa NBA, si Kuzma yung tipo ng player na kapag wala sa kanya ang bola, halos wala na nga siyang silbi sa loob ng court. Hindi mo din siya maaasahan sa depensa. May mga games kung saan gumagawa siya ng madaming rebounds, ngunit alam naman natin na inconsistency nga ang sakit ni Kuzma. Hindi niya ito magawa ng magkakasunod na games. Ngunit maiba ngayon mga kaibigan, talagang bumabawi nga si Kuzma at kailangan natin siya bigyan ng credit dyan. Narinig niya ang batigos, kutsa at hamon ng mga fans sa kanya at ngayon ay sinasagot niya nga ang tawag. First 6 games ng Wizards ay may average siya na 15.5 points at 12 rebounds per game. At higit sa lahat, ito nga ay nagre-resulta sa mga panalo. At may record na ngayon ng Wizards na 5 wins and only 1 loss. At tabla sila ng Chicago Bulls sa number 1 spot sa East. Kung may pagpapatuloy nga ni Kuzma ang ganitong performance, malalagay sa magandang pwesto ang Wizards. Bukod dyan ay posible din siyang mabigyan ng consideration sa All-Star Game at pati na din sa Most Improved Player of the Year Award. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!